Magandang araw po sa inyong lahat mga kabuksi. At ngayon po, nandito po tayo sa bayan ng Kapas Tarlac. At umakyat po kami dito sa kabundukan para bisitahin po yung bata na si Bless. At mayroon po kasing concerned citizen na nawagan po sa atin at nag-send po siya ng video yung pong bata na naglalakad na napakalayo daw po ng kanilang bahay mula sa school, mga 2 oras, 3 oras. Magandang araw po. Dito po sa aming sityo, meron akong nakitang isang batang babae. Araw-araw po siyang naglalakad papunta dito sa sityo namin. Tapos tuwing hapon po, nakapapansin ko rin po siya na umuwi rin siya po siya papunta dun sa kanila. Bakit po sa bundok? Doon po siya kasi nakatira sa bundok. Kaya po, sinubaybayan ko po siya ngayong araw na ito. Kung gaano kahirap yung gaano kalayo yung nilalakad niya. Araw-araw po niyang ginagawa ito. Kaya po, binidyuhan ko siya. Sinibaybayan ko po siya papunta doon sa kanilang tahanan. At ito nga po, napakalayo po ng nilalakad ng batang ito. Sana po matulungan. Napakalayo, bundok, mga bukid, at napaka ano po ng daan, pero siya lang daw po mag-isa na naglalakad at wala pong masyadong dumadaan. At napag-alaman ko po, doon daw po yung bahay ng bata. At ngayon po mga kabuksi, nandito na po kami para bisitahin po yung bata at makumusta din po yung pamilya niya. At para malaman po natin ang kwento ng kanilang buhay. Tara po, samahan niyo po ako mga kabuksi, pasyalan po natin. Ito po mga kabuksi, na napakahirap po ng daan po doon po sa bahay po ng bata, yung si Bless. Hindi na lang po namin na-videoan kanina kasi po napakahirap po na daan. Hindi po makakuha po ng maayos na. Dito na po tayo mga kabuksi. Ito po mga kabuksi, napag-alaman po natin dito daw po yung bahay ng bata. Hello po! Magandang hapon po. Ito po si Bless. Opo. Hello Bless. Nag-aaral po siya. Nag-aaral po. Opo, naglakad. Pwede po namin kayong makumusta ngayon po ate. O sige po. Hello na Bless. Pwede namin kayong kumustahin ngayon Bless. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabuksi. Ayun po mga kabuksi, pumasyal po tayo dito sa kabundukan. At ate, ito po ba si Bless? Opo. At ate, meron po kasing concerned citizen po na nawagan po sa amin. At binidyohan nga po si Bless sa kanyang paglalakad mula doon sa school hanggang dito sa inyo. Anong pangalan niyo po ate? Risa po. Ilan taon na po kayo ate Risa? 36 po. 36. Ilan po yung anak niyo po? 4 po. Ah, sila po? Apo. Bali, yung panganay po? Yung panganay ko po, ayan po si Bless. Ah, si Bless. Ilan taon ka na Bless? 8. Ah, 8 ka na. Anong grade ka na ngayon Bless? Grade 1 po. Ah, grade 1. Tapos po sunod ate? Sa kay Bless po. Ito po. Ilan taon na po? Mag-apat po. Tapos yung pangatlo? Ito po magtatatlo po. Ito po yung bunso? Opo. Sunod-sunod po sila, opo. No ate? Anong trabaho po ng mister niyo po? Ayan po, yung nakipag-arawan lang po yung asawa ko po. Minsan po, hindi po sapat yung pag-ano po ng arawan ng asawa ko kasi dumedidi po pareho po yung tatlo. Minsan po, pag wala na pong maano yung as mister ko, yung dinededi po nila tubig lang po tsaka asukal pag wala pong pambili pong gatas talaga. Talaga po yun po yung maan po namin, mahirap po talaga. Minsan po hindi po kami makatanghalian, may bigas po kami ng konti, ang inano po namin yung mga bata lang po. Kami po yung asawa ko po, hindi na po kami nagtanghalian, yung mga anak ko na lang po yung inuuna ko po. Yun na lang po yung tapos, ang inaalala ko po yung ito nga po si Bless, kasi po araw-araw po siya pong naglalakad. Minsan po inahatid ko po siya kasi minsan alas 5 po siyang nag-ano po dito. Pumupunta po siya ng school, hinahatid ko po siya. Hanggang doon po sa may kanto. Alas 5 po ng madaling araw, ate? Opo.
Ta, minsan po, alas 4, gising na po ako para po siyang makapag-ano. Minsan po, ayun po, inahatid ko pa siya hanggang pong kanto kasi wala pong katao-tao yung dinadaanan niya. Pagkatapos, ayun po, yung lahat na po yung mga gamit ng pag-school po niya, hinihingi ko na lang po sa mga kilala niya para lang po may gamit po sa school. Talaga pong hirap po talaga po yung buhay po namin kasi yan po yung mister ko. Hindi po sapat talaga po yung kita ng mister ko. Tapos minsan po, nagkakasakit po yung anak ko. Wala po kaming pambili pong gamot. Bless, little bless. Lalo na po ini. Meron po ngayong nararamdaman, sikmura niya po. Paano po naman kasi, pag pumasok po na siya ng school, wala po kaming pangsabaw sa kanya. Ang inuulam niya po pang, para makapasok po ng school, para may laman lang po yung sikmura niya. Kapi lang po yung inuulam niya. Tapos pagdating po sa school, pagdating po niya dito ng hapon, nag-ano po siya, nagre-reklamo po, sumasakit po daw yung sikmura niya. Kasi nga sabi ko nga, yun po nga dahil po siguro sa kape po yung inuulam niya, acidic. Bali ate, wala po siyang almusal, wala pong laman yung... Meron, may almusal po siya, kaso lang po pagdating po niya ng school, gutom na po siya. Tapos pag-uwi po niya dito ng hapon, minsan po alas 5 na po siyang umuwi kasi minsan naglalakad, minsan nagpapahinga. Pagdating po dito, uhaw na uhaw. Minsan nagreklamo siya gutom, kaya minsan din ako, maaga din ako nagsasaing para lang pagdating niya. Kahit wala pong ulam, duyo lang siya kataba, para lang po meron po siyang may ulam. No po ate, alam niyo po ate, na yun nga po, nung napanood ko nga po yung video po ni Bless, opo, na parang nadudurog po yung puso ko, lalo na po, nakikita ko po yung bata, napakalayo. Opo. Lalo na po ngayon ate, na pagpunta po namin dito, hindi po madali mga kabuksi yung daan papunta po kina ate, kina Bless po, yung bahay po nila. Nasa gitna po sila ng kabundukan, no? Nasa itas po sila, napakalayo. Talaga po yung daan, talagang makikita nyo po. Parang bihira lang yung mga dumadaan po dito, no ate? Wala man po mama. Yun po yung inaalala ko po, pag-uwi po niya po ng hapon, gusto ko po siyang sunduin. Wala pong makakasama po yung mga kapatid niya kasi yung papa po niya, minsan alas 6 na po siyang umuwi kasi nagtatrabaho po araw-araw. E siya po, nagkusa lang po siyang umuwi. Magkano yung kinikita po ng mister niyo po? Ang kita po ng mister ko po, 300 lang po yung kita ng mister ko araw-araw, pero hindi pa po sapat yung 300 po yun kasi tatlo po yung dumidedi. No po. Pagkatapos minsan po, kung meron po magpapasakay sa kanya papunta pong school, wala po akong pambaon sa kanyang pera. Yung nagpapasakay po sa kanya, yun pong nagbibigay po sa kanya ng baon. Tapos pagdating po niya dito sa bahay, minsan may dala po siya isang pirasong sardinas, isang pirasong pelis. Tinatanong ko po siya kung saan ga po galing. Sabi po daw niya, nagbibigay po daw sa kanya yung nagpapasakay po sa kanya para meron daw po siyang pang-ulam. Bless, gano'y yung pag-ano mo, pagsusumikap mo sa paglalakad mo? Gusto ko po kakatapos po kaaral po. Anong pangarap mo sa buhay mo, Bless? Gusto ko po magsundalos po. Gusto mo magsundalo? Bakit gusto mo magsundalo? Para po patulungan ko pa sa papa ko at si mama ko po. Gano'y importante sa'yo yung pag-aaral? Lalo na hindi madali, napakalayo ng bahay nyo. Nandito kayo sa itaas ng bundok, naglalakad ka, napakainit, tapos biglang uulan, at napakaliblib na lugar nyo. Pero hindi mo inaalin tayong layo. Gaano ka-importante sa iyo, Bless, yung pag-aaral? Thank you po ako sa akin po pag-aaral. Kasi po, hindi po ako mag-aaral. Hindi po ako makakatapos. Hindi ko po matutupad yung pangarap ko. Hirap po, kakahirap po ng buhay namin po. Kahit po malayo po, nilalakad ko po. Sasumigap po ako. Eh, hindi naman po sa pag-ano, no? Yung po mga bata, sunod-sunod po sila. Dapat po, may family planning po kayo. Meron na po. Kasi kung mas dadami pa po yung mga anak niyo po, mas mahihirapan po kayo. Kasi alam niyo naman po ate, nakikita ko naman po ngayon na napakahirap ng pamumuhay nyo. Opo. Tapos napakarami pa po ng anak nyo. Lalo na po mas mahirapan yung bata. Opo. Lala sa pag-aaral nila. Kasi kami ating hindi naman po namin kini-question kung yung mga anak nyo po. Ang sa amin lang po ate yung masuportahan nyo po sila. Opo. Lalo na po lumalaki po sila. Lalo na sa pag-aaral nila. At nag-ano na po kayo ngayon natin? Nagpa-ano na po kayo sa center? Meron na po. Nagpa-ano na po kayo? Opo. O, mahulog ka to eh, mahulog.
Bawal po sa akin po kasi po yung inchik, tsaka yung magpaano. Pero yung ginagamit po ko po ngayon, dati po talaga, dahil ito pa kay Bless, kaya matagal po itong nasundan. Pels po talaga po yung ginagamit ko. Pero kakailanganin natin talagang magpaano na po kayo, magpasara na po. Opo. Kasi masyado na pong ano, mga bata eh. Kasi kung dadami pa po sila ate, manganganak pa po kayo, hindi ko naman po inaano kasi sabi nga po ng Panginoon Diyos na magpakarami. Pero hindi naman po yung sobrang dami kasi pag sobrang dami naman po ate, talagang hindi na po masusuportahan yung mga bata. At ngayon po ate, kaya po napasyalan po namin kayo. Ako po pala si Buksi TV. Isa po akong charity vlogger na sa YouTube. At pinupuntahan po namin yung mga kababayan po natin mahirap, nangangailangan. At kaya po ako nakapunta po dito. Napanood ko po yung video po ni Bless na napakahirap po ng kanyang pinagdadaanan sa paglalakad niya papuntang school. Malayo? Malayo, no? Hindi madali, no? Sige po, ganito po ate. Kaya po napasyalan po namin. Napasyalan po namin kayo. May bigas po kayo ngayon ate. Mayroon po kaming bigas. Pero nung isang araw po, wala po kaming tanghalian. Tanghalian? Wala po kami nakatikim po ng tanghalian. Anong madalas po na inuulam niyo po? Yung madala, kung ano lang pong madadala po ng asawa ko, minsan po, ito po, makakaranas po itong mga bata po, araw-araw, talong, alubebe. Kung wala po talagang alubebe, ayun, mag-asin tubig na lang po sila. Nagulam ka ng asin? Na? Apo. Asin tsaka kanin? Apo. Yun lang yung inuulam nyo? Apo. Sige po ate, may dala po kami tulong po sa inyo, no? Sige po. Ate, sana yung pong hindi lang dito matapos yung pagbigay namin ng tulong po sa inyo, no? Ang sa amin lang ate, kahit na po mahirap yung buhay, ang importante yung pag-aralin yung mga bata, no? At wag na pong ate, mag-control na po, no? Opo. Kasi po yung naalala ko po yung mga bata po. Kasi sunod-sunod po sila eh, no? Hindi naman po namin nga po yung inaano, parang pinaano lang po namin, nagbibigay lang po kami ng payo po sa inyo na mahirap na po yung buhay ate. Kaya kakailanganin may family planning na kailangan may yung pong pagpaplano sa pamilya o sa mga anak. Kasi paglalaki sila, mas mahirapan po kayo. Lalo na po yung mga pangangailangan po nila. Bless, mag-aaral ng mabuti, no? Ha? Mag-aaral ka mabuti, Bless? At magsusumikap ka, no? Sige po, ate, may kukuni lang po kami, no? Para ibigay po sa inyo. Sige po, kami ibibigay po na tulong po sa inyo. Nabigay po ni Sir Jose. May dala po kami 25 kilos na bigas. Ito po, ate. At may dala po kami grocery. Ito po. Okay. Ito, ate. May toyo, suka, mga noodles, biskuit, dilata. May gatas po ito, ate. Tapos meron pa pong sabon panligo, panlaba. No, ate? At ito po, mga kabuksi. Bigay po ni Sir Jose na mga grocery. May 25 kilos ng bigas at sabon panligo, panlaba. Ibaba ko na lang po, no, ate. Wala po kasi kaming upuan dito na dito lang po. Yan, ate. Sana kahit pa paano makatulong po sa inyo sa pang-araw-araw niyo po. Alam po namin, hindi madali yung buhay nyo po dito sa bundok. Ang sa amin lang po ate, na sana pagporsigin nyo po para sa mga bata po, no? Lalo na sa pag-aaral po ni Bless. Ako po ay nagpapasalamat po sa ngayon sa nagpunta po rito yung blessing po dito po sa amin. Kalaki pong bagay po ito. Inigay po nyo sa amin ng kalahating kaba na bigas sa kayong mga grocery, lalo-lalo na po sa estudyante ko. Para meron po siyang pang-ulam po araw-araw. Thank you po. Malaking bagay po sa amin. Ate, no? Sige po. No, Bless. Mas at mag-aaral ka ng mabuti, no? Sige po. Kaya yun po, ate, no? Sana kahit na sa ganitong paralang po, natulungan po namin kayo. Sige po. At yun, ate, control na po sa mga pag-aanap, no? Opo. Kasi masyadong marami na po yung mga bata. Para mas makaano po kayo. Kasi kung dadami pa po, mahihirapan po kayo. No, Bless. Mag-aaral ka ng mabuti, no? Opo. At maging mabait na bata, no? At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na gumabay po sa atin na sa lahat po ng mga mission po natin na mga pinupuntahan, nandito po ang Buksi TV at lalo na po yung mga sponsor at unang-una din po ang Panginoon Diyos na ginawa po tayong tulay o kasangkapan na magatid ng tulong sa mga kababayan po natin mahirap at nangangailangan. At ngayon po, meron na naman po tayong natulungan na
bigay po ni Sir Usin, nakababayan po nating nasa ibang bansa. Ate, hindi na po kami magtatagal, no? Sige po, maraming salamat po sa inyo. Pag-pray po natin na sana meron pa pong marami pa pong blessing ang dumating po sa inyo, no? Opo. Sige po, sige, bless, no? Sige po, mga kabuksi, maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-ingat. At pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Sige po, bye-bye po. Bye-bye po, thank you po, bye-bye. Salamat po. Sa kanyang mga kapwa at kahit sino, dating tricycle driver at ngayon ay naging charity vlogger. Malapit ang puso sa senior citizen, may mga kapansanan na itutulungan niya rin. At mga bata, gagawin niyang maayos. Simpleng tao na may takot sa Diyos, hangarin makatulong lang sa mga kapwa. Wala